Going to Happy New Year po. Hi Sue, hi JC. Hi. JC, the long JC. Congratulations to your new project sa WeTV. Yan. Salamat po. Then, number 13. Yan. So, syempre ano muna, please tell us something about yung role niyo. Although I read it na already, pero coming from you, saka para alam din ng mga fans niyo, ano ba yung role niyo dito sa boyfriend number 13? Start with Sue. Okay po. Hello, ako po dito si Kimberly Santillan. Isa po siyang best-selling writer. And very superstitious ang kanyang pamilya na nadala niya rin. At ginagamit niya yung superstitions na yun sa lahat ng decision niya sa buhay, especially sa love life niya. So imagine mo kung gaano kagulo yun. So yun si Kimberly. Okay, thank you, JC. Sino pong JC? JC Santos. ang role ko dito ay si Bob. Office mate ko dito si Kim. Total opposite ni Kim. Si Bob naman yung ano. Yung friend mo na walang preno. Yung friend mo na ano siya, parang sulit yung buhay. Yung parang happy go lucky. Yes. Happy go lucky at he's an asshole and he's proud. Ano siya eh, parang tapos that I think dun napunta yung comic nung character. So yeah, total opposite ni Kim. Okay, thank you JC. Ako naman po dito si Dr. Don, a very career oriented person. Yung buong buhay niya sinulat na ng magulang niya para sa kanya. Hindi pa siya nakakatikim ng freedom, that's why naging masaya na lang siya sa buhay ng pagiging isang doktor. Then he'll fall in love with the character of Kimberly. So there. Is this a series ba or parang is this isang bagsakan lang ng story or how many episodes kung series man siya? Series po, 8 episodes. Ah, okay. So, yes. Is it your ano first time to work to each other? Dalawang JC and then si Sue. With yes, sir. Yes. Yes. On an acting project. Yes, I worked with JC Santos sa I Can Do That before, but never on an act. Ay, hindi, nag-acting project na tayo. Pero mabilis lang talaga. Oo. Mabilis. Kay bossing, 'di ba? Mm. Oo. Mabilis na mabilis. How about the JC? Sue. Yes. Sorry. Kami lahat first time magkatrabaho na. Oh. How was it working to each other at the pandemic time, di ba? New normal ano. Ilang days kayong lockdown sa ano, sa inyong shooting? Parang 12. 12 days. Hmm. Parang 12 days. Masaya. Nag-enjoy kami talaga. Nagbarkadahan kami doon. We had to build a bond because of course it will work well and it will look well on screen. Kung ganun. Diba? Tsaka hindi lang naman yun. Nag-jive talaga kami lahat ng ugali. Actually, may gusto nga namin tanungin sa APT kung pinagtugma-tugma ba nila yung mga zodiac sign namin para magkaroon ng isang harmonious na set. Dahil in fairness, ang swabe talaga ng trabaho namin doon. So, it was really a pleasure working with both of them. Tsaka ang gagwapo ng mga leading man ko, ano ba? Ang haba ng hair mo, ah. Oo, di ba? Dalawang, ano, good-looking na leading man. Yes. Gusto ko yung strong boy. I think hinahanap din ng script na, ano, na magiging okay kami. So, parang, in a way, sumunod na lang kami dun sa, alam mo yun, parang, baga na internalize na lang namin yung mga character namin to the point na parang sobrang naging close na kami, parang ayaw na namin iwan yung isa't isa. Tapos paano kayo naka-relate dun sa ano sa inyong character dito bilang si Kim, bilang si Bob, bilang si Don? Ako naka-relate ako kay Kim kasi pareho kami, may mga tarot card din ako, may crystals din ako. Kinakausap ko talaga yung sarili ko. Ano pa ba? Ayun nga, yung family niya, medyo pareho kami na big family. Tapos laki sa mommy. Hindi siya lumaki na may daddy siya. So actually, medyo malapit ako at saka si Kim sa isa't isa.
bago yung dalawa, ikaw ba eh mahilig ka rin sa mga ano, mga zodiac signs, sa mga pamahiin? Personally, naniniwala ka ba sa mga gems, yung mga good luck gems, mga ganyan? Ikaw, Sue, personally. Ako, oo, meron talaga akong altar. Gusto niyo bang makita? Meron mo kami talaga dyan. Akong altar ng mga kristal. Wow. Na, ewan ko, wala lang. Parang, for me kasi, hindi naman nga siya, hindi ko inaasahan na bigyan nila ako ng swerte. It's more of how they make me feel when I see them. It's like, when I see them, I feel good. I feel positive. I think it's the give and take of energy from the rocks that creates the nice energy around. Mm. So wala, it's what you make it naman all the time. Eh. You can put a pebble in front of you, and it's how you see it that will change your perspective. Really, yeah. It's not what the pebble shows you; it's what you see in the pebble that's important. Nag-work ba sa'yo personally? Sa akin, oo, nagiging positive talaga yung outlook ko. Tapos, feeling, ayun nga, kino-call out ko sa universe yung mga gusto kong mangyari sa akin. Tapos feeling ko, ibabalik siya ng universe sa akin. Alam mo yun, there's something good to look forward to. Parang ganun. Kaya so, pa, mas, kaya, sorry. Kaya sikreto mo, kaya pala very successful ka ngayon. Isa ka sa yes, isigaw niyo sa universe at ibabalik ng universe sa inyo. Guys, nag-work na yan maraming beses for me. I-try nyo, walang masama na mag-try. Isa ka sa mga in-demand actress ngayon, di ba? Because yes. Yes. Po, ano po, kailangan magtrabaho. Nang magtrabaho, ayoko tumigil. Sobrang nag-e-enjoy ako. Kung pwede lang ako sumegoy, sisegoy ako. Pero sa panahon ngayon, hindi. Very grateful. Thank you sa lahat ng tiwala sa akin at kumuha sa akin sa mga projects ngayong pandemic na to. I really need it, of course. A lot of people need work right now, but syempre kailangan ko din talaga to, kaya pinagbubutihan po talaga namin. Congrats! Yes. Thank you! JC Santos naman, tanungin natin kung paano nakarelate sa character niya bilang si... Nakarelate ako sa part nung ano, hindi siya masyadong guided kasi hindi siya close sa parents. So opposite na naman ni Kim. Ano siya eh, parang hindi siya masyadong close sa parents. So parang he learns everything the hard way. So medyo proud siya na, nagawa ko 'yan. Ako lang mag-isa. Baga, nadaanan ko lahat 'yan, ako lang mag-isa. Kinaya ko lahat. So yeah, he's a proud freedom guy. Parang gano'n. So, nagkaroon ako ng phase sa buhay ko ng gano'n eh. Parang, oy, yeah, okay. Come what may, whatever. Gano'n. So, yeah. Yun lang. Yun lang naman yung ano, nakaka-relate sa character so far. At naniniwala din ako sa kung saan-saan. ikaw din, ano, kung ba naniniwala ka rin sa mga sojak, sa mga... naniniwala. Ako naniniwala. As in, I think kung ano yung ano eh it's 'di ba siguro it's a storyteller in me to believe in anything na kasi gusto kong paniwalaan kasi siguro dahil magandang kwento or ang daming naniniwala or ganoon so wala ako, kahit multo nga pinaniniwala ko lang ako wala akong ano I'm good with everything parang yeah sure sure how about JC De Vera? Yan. Paano ka nakarelate sa character mo bilang si Don? Siguro yung si Doc Don kasi he tries to make his world a better place for himself. And doon ako nakaka-relate kasi ganun din ako. Gusto niya palaging, alam mo yun, maayos yung mga nangyayari sa paligid niya. And by... his decision making, yun, nagagawa niya nga na maging maganda yung buhay niya sa paligid niya. So doon ako nakaka-relate. Career-wise, yes, pareho kami ni Doc Don, very career-oriented and very focused pagdating sa trabaho. Pero yung story ni Doc Don about his family, very far different from me. So... doon ako medyo nag-research kasi nga malayong-malayo ako dun sa mga pinanggagalingan ng character ko. Ikaw ba pinangarap mo maging doctor?
someday, di ba usually yun yung mga pangarap ng mga bata, I want to be a doctor, I want to be a... parang nilaro lang namin yung Dr. Kwakwak, pero yung pangarap ng maging doctor, hindi. Mas nag-dream ako na maging sundalo. Kung hindi ako cashier. Ay, ikaw, so... Diba, ano ba ako gusto mo maging cashier? Diba? Masaya ka. Maraming pera. Marami, so... Ay, sorry, share ko lang. Kukupit. Ikaw, JC, parang ano ba? Parang dito, kung di ka isang artista ngayon, kumbaga sundalo yung iniisip mong, ano, sabi mo kasi you want to become a soldier. Parang. Yes, nung fourth year high school ako, nung pinapapili na kami on what course yung gusto namin kunin for college, isa ako dun sa mga barkada na nag-sign up for PMA. Pero, yun nga, dahil nga nag-artista ako, hindi na ako pumasok sa PMA. Which is, napaganda naman. okay. So, talking about ano, boyfriend number 13. Ano lang, curious lang ako, bakit boyfriend number 13? Kumbaga may 1, 2, 3, 4, pang 13 ba yung parang, ganun ba yung story? Ganun ba tatakbo yung story? Nakita naman yun sa teaser eh. Kumbaga, si Kimberly nga, nakikipag-break siya sa mga boyfriend niya for the smallest reasons. So, medyo naipon, ano? Medyo naipon. So, nung nagkataon na feeling niya, nahanap niya na yung the one niya, tumapat naman sa boyfriend number 13. So, ano kayang gagawin ni Kimberly? Diba? Mag-boyfriendin niya kaya? Parang malas, parang gano'n, number 13. Oo, malas kasi number 13 eh. So, diba nga, sa lahat ng decision niya, kasama niya ang mga superstitions. Yeah. So, it's all about her superstitious journey. Of finding love. Ikaw, basta naka 13 ka na talaga in real life? Hindi naman. Natanong hindi naman. Hindi naman gano'ng kadami, oo. May ilan nilan lang. Hindi. Dahil kitang-kita ko naman that you're blooming now. Sa ikaw na mismo yung nagsabi kaninang happy ka naman sa love life mo. Yan. Naalala mo, di ba, nung dumalo pa kami sa shooting niyo doon sa isang moving ginagawa. Correct. Binibiro-biro ko pa kayo, binibiro-biro pa. Hindi pa kami noon. Hindi pa kayo that time. So parang ngayon. Ano yung nakita mo kay Javi that ano, I really like? Nag-try kayo. Nag-try kayo na lang. You know what? Because I can be very stubborn. I'm a Cancer. I'm very emotional. Iyakin ako, tatawa ako on the smallest of things. I'm very reactive. I'm a very reactive person. And medyo spoiled. Kasi bunso ako, tapos wala lang. Siyempre, baby ako ng lahat. So what I like about Javi is he can put me in my place. He's a type of person na when he says no, alam ko na no. Parang I have to respect that. And at same thing with me. When I say no, he respects that also. So I think that's yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanya po. Yung he puts me in my place, and I can really say na I've learned so much from him, and I've grown so much with him also. Matagal-tagal na rin kayo, no? Ano yung sikreto niyo of being together for a long time, in spite of the pandemic, diba? Less communication, you're busy. It's busy, di ba? Aside from siguro communication, very important talaga. And then I think the number one na kailangan talaga pag nagmahal ka, irespeto eh. Kapag nire-respeto mo yung tao, you're good na. Okay na yun eh. It's enough proof of love when you respect someone so much. So I think that's the thing that respect really keeps us going. We respect each other enough. Parang umayon yung internet sa iyo ngayon, ha? Dun sa sinasabi. Ah, yes. Ano po to? Pag-usapan love life talaga, alam mo naman. Invite na? Maybe JC, Santos will invite the audience to watch. JC, Santos. July 2, streaming na kami sa iFlix, sa WeTV. Sulit na to. Panoorin nyo kami. Sana supportahan nyo tong show namin. Sure na sure kaming mag-i-enjoy kayo. Sa July 2 na, mapanood nyo na to sa mga bahay nyo kasama ng buong pamilya.
JC De Vera. Please invite Yes, guys, gusto namin magpasalamat in advance sa support na ibibigay nyo sa aming palabas. Sa July 2 na, panoorin nyo po, BF number 13. Sabi nga ni JC Santos, tatalunin namin ng Friends. Yes! So, the Big Bang Theory. Yes, the girl on this time. Ako, I'm very, very grateful to have worked on this project with everybody that I've worked with. And we had nothing but fun in doing this series for you. Kaya naman sana po ay panoodin niyo kami sa WeTV and iFlix. Malapit na July 2. Huwag niyong kakalimutan. Also, abangan niyo rin po yung trailer namin. It will be coming out Wednesday. Full trailer na, hindi pa namin napapanood. So, excited na din kami dyan. Sobrang excited lang talaga kami lahat. Sana nararamdaman niyo yung excitement namin. At sana maingganyo talaga namin kayo kasi saya-saya lang talaga, guys. Congratulations. Thank you. To become successful ito. Sigurado successful because nandiyan si Sue, nandiyan yung dalawang JC, and nandiyan si Direk Jan Lapos. Congratulations to all of you.